sabi sa akin, 15 hours pala to sa kotse. Iba-iba mga atake nila dito, tsaka mga paandar nila dito. Anong paandar natin dito? Galing ka kaya tayo sa gitna? May manonood kaya? Ayan natin naman, alamis na tayo ng Pinoy. May nakakita ang Pilipino. Huli ka. Kain kami. Actually, nasa airport kami. Ni Mikey, nasa lounge kami. Kasi ang gagawin namin ngayon ay parang ito na talaga yung pinaka-honeymoon namin. Kasi wala na talagang mag-aabalas at wala nang susunod sa amin. Dahil ang ginawa ko ay pinagtatagot, pinagsisira ko mga passport ng kapamilya ko. Kaya hindi na talaga sila makakasunod dito kahit anong gawin nila. Magka-honeymoon kami ni Mikey. So ito dapat noong June pa namin ginawa. Hindi na tuloy dahil na yung visa ko hindi pa lumabas. So na-extend namin at mas matagal yung stay namin. Ang haba na explanation ko, but pupunta kami ni Mikey sa UK, UK. Mike, saan tayo pupunta? The moon skirts. Huwag kayong masyadong nabibilib dito. Nakuha namin to ng sale. Kumbaga sa SM, 3-day midnight sale. Nakabili kami kaagad. One eternity later. Dito kami ngayon sa Qatar. Meron lang kaming layover. Pero alam mo, gusto ko talaga pumunta sa Qatar kasi dito nag-number one the entitled. So marami talagang Pilipino dito. Finally, nakasettle na kami ni Mikey. Kami ngayon ay papunta na sa Big Ben. At pupuntaan si Ben 10. Ang baba na natin ay London, pero diretso tayo sa Scotland to meet Scotty Peepage. Huwag mo na uwi yung pajama. Alam mo naman ang asawa ko. Sagana sa mga pabalot. Afternoon, Mrs. Morada. How are you doing? Actually, kanina pa niya kami kinausap. Pero nagulat ako kasi tinawag niya akong Mrs. Morada. First time niya tumawag sa akin. Kilig naman to. First time natin na travel na tayong dalawa lang. Pero mukhaan. Ano? C2? C2 rin lang pala. 7 hours later. Okay. 3 down. 1 to go. Kasawa ko lahat. Si Samson. Samson. So, Mike, anong gagawin natin? Saan na tayo pupunta? Pupunta tayo sa Terminal 5. Tapos, pupunta tayo ng Edinburgh. Subukan si namin puntaan lahat ng terminal. 5, 4, 3, 2, 1. Airport hopping po kami. Nag-enjoy kami! Bilis, the train to Busan! Nagalit siya sa akin, but daw, nakibilis lang ako, hindi ako tumulong. Sinuport naman kita. Nagali ka. Bagong airport na naman tayo, mga netizens. Panibago na naman tayo. Check-in. Talagang wala kaming ginawa kung hindi mag-check-in na mag-check-in. Pagkatapos ito lahat, uuwi na lang kami agad. Ito na, babalik na kami sa Manila. Mukha na namin katiklan. Yun na talaga yung last stop namin. Nag-tropa ko na yung mga aeroplano dito. Tropa na kita. Kami sa Scotland kung saan pwede namin makita si Scotty Pippen. Kaya naman kung ikaw ay Pilipino, si Scotty Thompson. Nasaan na asawa ko? Iniwan ako ng asawa ko. Teka na. Nani-asawa ko. Kasi ang dami niyang mga teorias na dapat daw talaga konting bag lang. Ang dami niyang mga pagsasermon sa akin. Siyempre, lahat nagbubuhan. Naman naman si Johnny Bravo ng buhay ko. Max, finally! Nakalanda tayo. Sari lang tayo po kayo nawala. Ang dami niyo pong dala maleta. So, muntik na kaming magpili ng iba kasi sobrang dami kong talaga na dalang bag. So, if you move from Doha to Qatar, STDs. And then Qatar to... A few moments later. Guys, may
sakit ako. May sipon ako. Feeling ko may sipon ako. Malamigan sa aeroplano. Nahamugan ako, mga netizens. Hindi pala ako nababagay sa weather ng Scotland. Talagang wala pa ilang minuto ay talagang leche-leche ng ilong. So, galap na lang kami ng food ngayon ni Mikey. Matutulog kami ng maaga. Sabi ako na si Mikey na walang mangyayaring bangbangan. Bangan sa syudad. So netizens, if I'm not mistaken, ito ata yung Balomore. So yung hotel na yan, dyan sinulat at tinapos ni J.K. Rowling ang Harry Potter. Dapat dyan kami magbubook, kaya lang wala na, fully book na. Buti na lang kamo kasi mahal pala dyan. Salamat sa mga nagbook agad. Ito na tourist guide ko, oh. Salamat sa University of Google. Ano na ito? Royal Mile. Ang sarap na naman sa mata. Ito yung feeling mo nasa mga gingerbread. Asawa ko, hilig maglakad. Mayo pa ngayon, may alay-lakad pa. Sabi mo, saglit lang tayo maglalakad, nilakad na natin lahat. O, gawin natin. Tambay sa park. A few inches later. So, si Mikey, may nakitang Pilipino, STD na naman. Kokolag ko ang sarili ko, hindi pala doon ginawa. Ni J.K. Rowling. Pati una kasi ako. Kanina nag-aya na ako tumuwi, pero ngayon, tara let's! Baguettes! Arat na! Kasi naka-coffee na, coffee is life talaga. Tapos may dinaanan kami, nakita ko yung favorite store ko nandito. Kaya mayroon na namang mga magagastos, wala sa budget. Si Mikey naman, ang dain niyang window shopping pero parang wala siyang balak bumili. Kami ay merong tour, tapos sobrang lakas ng ulan. So, maghiram kami ng umbrella. Ela, Ela, Ela! Ang lakas ng ulan, oh. Tignan nyo. Kami tinext ng pag-asa.com kung ano nangyari. But, pinapahiram kami ng payong dito sa hotel. Ang payo nila sa amin, huwag na tumuloy. Tara, sabak tol! Mga kababayan, medyo maulan po, kaya naman inaasahang suspendido ang mga klase. Pero ang pag-ginig at pag-tour ay talagang tuloy-tuloy pa rin. Mga netizens, kitang-kita ho natin dito sa Scotland. Kahit ang mga matatanda at ang mga bagong kasal ay talagang mamasa-masa. Sabi ni Mikey, ang cute daw namin, adventure daw to. So, adventure sa kanya yung ulan. Hindi ko ma-mention yung pangalan niya. Sir, what do you call that again? Loctella. Spell. Ano daw, hindi ko pa rin naintindihan. Loctella. Alaman nyo na tela. The hills are alive. Sinabi sa akin, 15 hours pala to sa kotse. Oh, ano yan? Alam tayo na sa malitlit. Alam mo kung ba't wala tayo sa malitlit? Kasi walang mga nakakalat na manok. Nagigilita ni Aling Presi. Ito yung ginagawa yung mga board people. So, andito kami sa Loch Ness. So, yung iba namin mga kasamahan magbo-boat, kami ni Mikey, may ikot-ikot na lang kami dito. At dito kami gagawa ng Loch Ness. Ganda, parang mga small town dito sa Scotland. Medyo malayo lang talaga yung travel. Ito din namin napansin. So, kung gusto nyo, pumunta rito. Pero choice nyo yan, hindi ko naman kayo pinipigil. Netizens, na flat lang kami. Nag-stop kami dito sa Cali. Ito na lang maganda yung background. Wow. Ano ba yan? Flat na nga ang asawa mo, Mikey. Flat pa yung tire. Flat na. So we'll be ending my vlog today. It was a 12-hour tour. Nagulat si Mikey sa nabuko.
Parang kami nag-field trip sa totoo lang. Pero gusto talaga namin puntahan yung Old Town. Balikan namin, punta kami sa Old Town ulit. Wow! Mamex, say goodnight! Goodnight! Later. So, may nakausap kami. Lalakad-lakad kami bago kami umuwi sa hotel. Nagkuyo kami na sabi, free show, free drinks. May bayad pa rin pala. Pili mo kasi, akala mo kasi free drinks. Ngayon pa na tumawa na tayo para pagpasok niya. Wala pa siya sinasabi. Para kunwari gets natin. Ano masasabi mo? The next day. Good morning! So, sure ako. Ang gagawin namin ni Mikey is kakain na muna kami sa baba. 7:30 a.m. pa lang dito. First time! Na-avail ko ang breakfast. So, hindi ko na kayo sasama kasi itlog lang yun. Bahay na lang kayo ng itlog dyan. Itlog, ang bouncy ng hair ko. Ganda. Wow. Pinakita ko lang sa inyo kasi baka i-judge nyo ako na hindi na ako naligo. Pero bouncy naman yung hair ko. Kaya wala naman pakialam ng mga Scottish people. Okay, next, let's go. 2,000 years later. Hey, we're off. Alis na kami. After namin magtamad, tamaran ni Mikey. Lalis pa kami. I present to you my JC Sophie RV in one. Siya lahat may dala ng bag ko. Aww. Sa kanyang tito bag. Perfect weather for Mike's. Araw pero mahangin. Ang tawag ko sa weather na to, aircon weather. Kilalang-kilala na ako ng asawa ko. Alam na niya saan ako dadalhin para maging maligaya ako dahil sakit usong ko. Saan? Mall! Mamaya naman dadalhin ko siya sa maraming Pinoy na pwede siya mag-small talk. Yun naman ang kaligayahan niya. Ganda ng weather, no? Weather-weather lang. Hey! Tara na. So parang gusto ni Mikey umakit doon. Medyo bad timing yung punta namin. May na-meet kasi kaming Pinoy. First time daw nangyari ito na sobrang daming basura. Kasi nga yung mga naglilinis, naka-strike sila. Kaya lang tinan nyo, parang may SMDC na naman. May ginagawa na naman pong mall ang SM. Ito yung gustong gawin ni Mike. Umakit dyan. Nag-aaway na kami. Kasi si Mike, so may nakita na akong food. Hindi, meron pa doon, meron pa doon. Tapos gutom na ako. Gali mo, pag nakakita ka, ay, sana dyan na lang. Gutom na nga ako. I'm hungry. Sa akin na kasi talaga ng junk ko, nagsasalita na ako. Sorry guys. Thank you. I'm happy now. Yan, yan, yan ang sinasabi ko. Order siya. Mga apat na kagat yan. Ayaw na. Ayaw na. Natalo ng mga tao dito ang mga Pilipino sa gimmick. Ang dahil nilang mga pag-gimmick. Pero mo. Para mapansin yung show nila, bimigay sila ng flyer. Kaya tayo ng flyer dito. Who wants video greeting? Tsaka alam nyo, ang dami ditong Pinoy. At usually, ang Pinoy, ano, nurse. Importante ang mga Pinoy dito. So, hello sa lahat ng mga Pilipino na meet namin. Kamusta po? Yan ang mahal na bag. Tunutunog. Ngayon naman nakakita naman kami ng owl. Pahari pattern na to. Owly. Iba-iba mga atake nila dito tsaka mga paandar nila dito. Yun yung tinatawag na Royal Mile. Anong paandar natin dito? Galito kaya tayo sa gitna. May manonood kaya. Yan na, nasa castle na kami. Pero wala kaming ticket. Diyan tayo magpakasel. Kasi wala tayong ticket, kaya nasasabi mo yan. Sasabi natin, and they lived happily ever after. After Cinderella kiss the frog. Ang haba ng pila ng makeup po. Hindi mo mag-ever Belena na lang. For every beauty, ever Belena na lang! Ito, regalo sa akin ni Mikey. Pinaglakad niya kami. Tama, sa paglalak. Iba naman, Maya. Ba't nag-aalay-lakad tayo? Wala ang kami. Buti na lang. We have travel recommends para sa internet. Ito na. Mali pala si Mikey. Hindi pala dito. Ang meeting place. Sabi dun sa meeting place kasi maghanap pa na lang. It's horror naman. So we're going on a tour. Ghost tours. Guys, I'm so sorry to say this, but hindi na namin kayo masasama dahil bawal daw ang video dun sa vaults.
Pero nag-enjoy kami sa mga music. Ganda ng mga pinapatugtog. Nakapunta, to the moon, broom broom, skirt skirt. Yun ang pinapatugtog niya, galing niya. Naiiwan na kami. Nagalit si Margaret. Natakot niya ako. Siya. Ay, yun ang naisip niya yung salita. Ako ito i-represent ko to kay Okato at saka kakaba-kaba. Mike's! Bait na asawa ko. Mike's, carry it now. Why? Iwa din niya. Kasi sabi ko, may titignan lang ako, tapos nakapamilya ako. Tapos inabala ko pa siya, huy, may discount yung email mo. Ibigay mo kasi nalagay ko na yung email ko. Kaya ka nagpapakasal para sa mga ganyang perks. Look kung gaano kabait ang asawa ko. Thanks, Mikey, for the discount also. Okay, we're eating. Kakain na kami ng rice. Back in the hotel, sobra ang pagod namin ni Mikey. Yung legs ko talagang parang nagje-gelatin at jelly-ace na. So, magpapahinga na kami. See you tomorrow, guys. Good morning! So, it's our last day here in Scotland. Actually, last full day. Pack na ako ng mga binili ko. Nilagay ko na dito. Next is, yan, pack na kami. Yung asawa ko kumain siya sa baba. Hindi na ako kumain kasama. Pero bay talaga, ni Mikey, dinala niya pa ako ng yogurt. Kasi alam niya na, ito lang kakainin ko. I'll see you later. Mag-aayos lang ako. Hindi pa rin natatapos, okay? Ang trabaho ko bilang asawa, tuloy-tuloy pa rin dito. Ay, naku. Linis na naman ang gamit ng asawa. Sasabi mo eh, hindi naman ako nagpapalinis ng gamit ko. Ay, nasabi ko na. See? Oh, kanina damit to. Sa'yo. Kanina damit ko nga sa inaayos ko. Nasa'yo sa'yo. Linis na. Kain na kami. Nagugutom na. Pabili. Pabili po. Pabili. It's good. Kanina, ang ganda ng weather, tapos biglang umulan. Ganito kami dito. Sa iba-iba ng weather. Pero okay lang, sanay na kami. A Scottish people. Yung photographer namin, iniwan niya yung bag niya sa amin. Inuha na niya kami ng payong para makapag-shoot kami. Yan na. That's Will with our umbrella. Thank you. Yay! Done with our picture taking. At alam niyo, may napansin kami ni Mikey. Sobrang babait ng mga Scottish. Even yung photographer namin. Tsaka lahat dito, pag kinausap mo, sobrang approachable. Parang level ng Filipino. Kaya after nito, talaga susuporta ako na sila. Bibili na ako ng scotch tape. Hindi na ako bibili ng masking tape. Pag nangangati ka, ay, scotch mo yan. Scotch tayo, scotch. We gotta go. Manonood kami daw ng scene. So, syempre, nasa mall. 12 seconds later. So, napag-decide namin ni Mikey kumain na muna sa Royal Cafe. So, kakain na muna kami. Early dinner. Masarap! Nalabas kami. Reservation pala. Kaya ngayon, hanap uli kami ng kakainan. Ayan din yun. Pasok lang tayo sa ibang entrance. Ang kulit nitong mga to, sabit nga reservation. Guess what? 1 hour before kami sunduin, biglang nag-fire alarm. Lahat nasa labas. Ngayon, hindi namin alam. Parang wala namang sunog. Ayaw mo kasi gumising sa alarm. Yan, pinahir alarm. We're back. Meron lang nag-i-chop prank. Diba? Gusto nalang nagpindot. Ay, naka. But anyway, siguro, way na rin yan para gisingin ako. Dahil mag-i-impacking kami. So, okay. See ya. Dito na naman po tayo sa panibagong adventure. Going naman kami sa Belfast. Antok na antok pa ako. Magapa yung mata ko. Talagang wala pa sa visa. Ngayon, pupunta na kami ni Mikey sa Belfast, Ireland. Kasi yun lang yung pwede sa visa namin ng UK. Kasi yun lang yung part ng so anyway, mabilis na lang naman to because Belfast siya. Belfast pala
is where Titanic was built. Ngayon, nag-check-in na kami sa Titanic. So, alam niyo na kung sino si Rose at sino si Jack. Oh, yan ang Jack ko. Yan ang Jack ng lahat. Kaya ang tawag dyan, Jack All. Jack! Come over here, Jack! And I am Rose. Rose from the dead. Mike, saan masasabi mo sa Titanic? Anong alam mo? Titanic. Si Mang Dolphy, hindi pa yung original ang alam mo. Ang gigigil ako sa'yo. Pinalis muna kami sa hotel kasi masyado kami napaaga. So ngayon, maglalakad na po kami. Maghahanap ng kakainan. Dapat intermittent fasting kami. Sabi ko kay Mikey, 2 weeks kami huwag kumain. Huwag makatipid. Wala kami gagawin sa makakain kami. Let's try this. The pistachio. Hindi siya pag-ano, netizens ha. Pero pang 10 JD store na namin tumagmula Edinburgh, wala namang binibili tong asawa ko. Kaya ulang tinitignan niya, ayaw pa rin niyang bilhin. Pero lahat ng JD store, papasukin niya. May nahanap mo? Wow. Nahanap lang to ng away sa asawa. Gusto niya ata maging supervisor ng JD store. Pupunta yan, tapos kukunin niya yung black shoes. Tapos titignan niya yung presyo. Tapos pag nakita niya, babalik din niya. Tapos magsasalita pa yan, uy, kahapon sale to ah. Kunwari, nang hinayang pa. Pareho lang hinahawakan niya. Ayaw pa niyang bilhin. Wala naman po yun. Diyan. Exactly. Diyan binuo ang Titanic. Na akala ni Mikey all along ay pelikula ni Mang Dolphy at Tatay Nick. Talagang walang kawala pala itong Titanic sa iceberg. Ang laki-laki niya pero pinataob lang siya ng iceberg. Kaya ako di ko na pinupuntahan yung iceberg sa may timog eh. Natatakot ako doon dahil para mapatumba niya ang Titanic. Wala mo mapapatumba rin niya tayo. Lalo na sa may mga diabetes. Jack! I'm flying! Jack! Si Hagrid. Day 2 namin dito. Ngayon lang kami nag-decide na tumayo. Pero wala kami ginawang kung ano naman mga iniisip nyo. Yung labas namin. Akala nyo ang pangit, diba? Ba't ganyan? Pero yan ang mga ginamit nila paggawa ng Titanic. Ngayon, bumili kami ng ticket to Titanic Museum. Tatawid lang kami. So, nag-decide kami. So, alam nyo na. Wala na naman paliguan to, mga netizens. Hindi naman tayo magkakaamuyan. Hindi ko nabigyan ng visa yung pagpapaligo ko. Kaya hindi ako madalas maliligo dito dahil single entry lang kami dito. See you there! I'm using Everglenna mirrored mirror. Wow! Mukhang naligo, pero hindi! Actually, itong inistayan pala namin, ito talaga yung exact office noong 1908 pa ng mga gumawa ng Tatay Nick. So, yung mga flooring dito, yung stairs, yung architecture niya, yung pagkakadivide niya, basta yung tsura niya, ganyan na ganyan daw nung office kung saan tinayo, ginawa si Titanic. Ginawa naman nila para ma-showcase talaga kung ano yung mga hindi ko alam kasi hindi pa ako nakakapasok, di ba? Nahirapan na ako. Pati sa inyo para ako nagkakanose. Pasok tayo, tingnan natin ano ba itong Titanic Museum. Stormont. Yan ang kanilang parliament. So, ito daw ang dinadaanan ni Queen Elizabeth. Daanan natin para kumare tayo si Queen Elizabeth. Oropesya. Parliament pala, hindi pala ito ang City Hall. Oo nga. Doon sa may... Oh, di ba? Nagkamali siya, pinapatanggal niya. Great editing! Ito ang tinatawag nilang Peace Wall. Dividing, 3 divided by 2. Hindi, Protestant and Catholic. Catholics. Alex G. from the East, Bang Bang with Mikey. Bang Bangan here in Ireland.
sarap ng mga rice nila dito. Parang may wow sarap sila dito. Oh, alam mo. Sabi niya, maglakad na lang kami pabalik sa hotel kasi wala pa kaming exercise. So, might as well, habang naglalakad kami, exercise na lang. Lunches? Lunches? Ha! Pagsatawid ka. Giligan pala to. Tugs, 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 tugadug. Party na tayo! Lasing na ho! Alam mo naman ako, Mikey, pag nalasing, nagiging wild. Nangangagat ako pag wild ako. Kami nabili na naman, misbili. Sabi ni Mikey, ba't yung mga binili ko? So, hindi sale. Kami sale, yung binili mo ko, hindi sale. Dito kami, kakain. Let's go. Darcy, ano nangyari? Aga namin. Ang reservation pala namin next year pa. Napaaga kami ng mga 30 minutes. Nakahungry na naman. Super favorite ko itong Pablo. Super sarap. Puro siya sugar pero talagang it's worth it siya. Pablana! Last day na namin. Actually, lahat ng nakikita nyo, dyan talaga, kung saan yung hotel namin, dyan din rowing yung paggawa ng Titanic. Ito yung mga offices. Ayoko bang umulis? Jack, I'm flying. Ay nako, dinrowing na ako ni Mikey wearing this mask and only that mask. We really enjoyed Belfast kahit ilang saglit lang kami. Ano, happy birthday. Pecho greeting. Nung huling Europe namin, nakasama ko yung mga oldies. Isa ako sa mga nagbubuhat. Ngayon may asawa ko. Sarap buhay. Nilipat na naman po ang ating OFW si Mikey. Alam mo kung anong trabaho niya dito, tagabuhat ng bag ko. Meron kaming gagawing nakakapagod, but because we really wanna try the Caledonian Sleeper, dapat pwede na kaming straight to London. Balik kami sa Scotland, tapos magte-train kami. Kasi short, pampapagod lang. This is Central Station. Ito yung mga trains. We are going to take a break. We're going to take the Caledonian Sleeper. Aalis kami ng 11:40. Tapos darating kami na sa London by mga 8 a.m. Talagang saglit lang kami dito sa Glasgow. Hindi kami nag-glass stop. Ito na si Gong Yu. Pasok na! So, ganito lang kaliit pala. Ito na yung pinakamalaki. May problem tayo, mga netizens. Paano natin? Lalagay yung maliit. Sabi ko sa'yo, maliit lang eh. Problem, problem. Hindi ka makapag-cartwheel dito. Kahit mag-split, hindi mo magagawa. Okay, na-solution na namin. Yung mga maleta na lang ang sasakay. Tsaka meron pala silang pwedeng bagon na lalagyan na ng mga excess na maleta. So, ito yung suitcase place. Go, lovey, go! Go, lovey, go! Ito naman ang restaurant na pupuntahan namin later. Mikey, hindi tayo pwede pumasok. May mga zombie sa kami. And si Mikey, magawa na ng milagro sa train. Dapat kumain na rin kami dun kasi maganda yung restaurant, diba? Pero parang mas gugustuhin kong matulog. Try lang. Tuwa yung asawa ko sa nangyayari dito sa train namin. We're here in Euston, London. Pero actually, Euston, we have a problem kasi hindi ko rin naman alam kung anong parte ng London to. Basta nasa London na kami! Nag-taxi na lang kami. Buti na lang sa labas ng Euston Station may taksihan. Okay.
Hello. Lalaba lang ako. Hindi ko rin alam bakit naubusan ako ng panty. Alam kong ilang ba ginagamit nitong kipay lang. Dito kami sa Europa. Imbib mo. Oh, mamanhikan ka na. Dito na tayo sa bahay ng lola ko. Ninang Betch. Tapo ako sa inyo mamaya po ha. Mamas ko po ako. The Ritz. Ito yung sa Notting Hill. Diyan sila nag-usap bago umakyat. Dito. Diyan, nag-usap sila dyan. Tapos pag-akyat niya, ando dun yung boyfriend. Do you want a map? I don't have a room key. It's at my hotel. Hindi ko kasama si Mikey, nagdidiwang na ang puso kong magastos. Pero dahil kasama ko si Mikey, may sinasabi siya, enjoying ko na raw. Bakit? Last time na natin. Iwas-iwasan na daw namin itong street na to. Finally, ando na tayo sa Peppercent ang Arabica. Hinanap-hanap ko ito sa Scotland at Ireland. Dito lang pala. First time nakakita kami guys, sisilipin na namin ni Mikey. Filipino Bakery and Patisserie. Ano ba yung patisserie? Ah, para maalat-alat to may patis. So may NBA stores, pumunta si Mikey, and Tabe Brand and Melville. Ending, ako yung may nabili. Hindi dito na si Matilda, dito na yung cast member. Late lang. Wow, Mike, saan naman sasabi mo? Parang first time mo atang manood nito eh. Nung bata pa, napapanood ko nito. Matilda, if you're watching, you rock, girl. Let us go home now. Come on, Matilda. Good morning! So, anyway, ako na lang mag-isa muna sa room. Si Mikey lumabas, pumunta sa gym, titignan niya yung breakfast. Tapos meron kaming 1 PM reservation ngayon sa isang restaurant. Dahil maganda ang klima, ang buho ko maganda pa rin. So, hindi ko lagi binabasa ang buho ko araw-araw. Kung baga gusto ko sabihin yung salitang malimit kung basain ang buho ko. Dito ko ginagamit yun. On a taxi! Luwag ng taxi dito. Pwede kang maglaro. Papunta na kami sa restaurant na nireserve ko sa Pilipinas pa. Go to Kwan. Hindi. 34 Mayfair, so. Ganda dito, sarap sa kanya. So that's a steak, our order. Wow. Si Mikey. Sarap. Super sarap dito. Pinili namin sa labas kumain. Bakit? Para talagang pinda-fin mo kumain ka sa labas. Ganda ng ambiance. Wow! Mas maganda to. Niligaw ko, naihi ako. We are in the Grosvenor Square. Actually, Grosvenor ako ng Grosvenor. Hindi pala. Silent pala yung S ng Grosvenor. Bakit naglagay pa ng S ko, isa silent lang din, diba? So, andito kami ngayon kasi we're getting coffee. Lalakad kami para ma-burn yung mga kinain namin. Practice her British accent. Hello, sir. How are you? It's okay. You're wearing drag. It's black. So, sir, watch me whip. Watch me nainay. Watch me whip. Watch me nainay. Okay, nagmumukhatangan na naman po tayo dito. Maliit lang yung Grosvenor Square. Actually, parang hindi siya square. Bilog siya. Grosvenor Circle siya. O silent S siya. This is the Big Ben. As you can see, straight na straight siya. Hindi siya naka-bend. Ito naman yung London Eye of the Tiger. Magkakatabi lang yan. So, pag nagpunta kayo dito, Big Ben, London Eye, tsaka Westminster Abbey, rektahin nyo na yan. Kumbaga, sa isaw, tuhugin nyo na yan, mga chong. Yan o, Big Ben. Diyan ang parliament nila. Nandiyan nag-meeting sila. Ang mga ordinansa, yung mga bawal umihi. Ang pangit naman ang mga ordinansa nila dito. So this is the Westminster Abbey. Ito, hindi ko alam yung building. Ito, SMDC.
Ano yung Westminster Abbey? Dyan po kinasal si Kate Middleton and si William Martinez. Dyan, hindi, si Prince William. So, dyan sila kinasal. Dyan din ata kinasal uli si Prince Charles tsaka yung kanyang bagong asawa, si Camilla Parker Bowles. Di ko alam. Si Princess Diana, kinasal sila ni Prince Charles sa St. Paul's. Pero nasa may ano pa yung St. Paul's? Nasa may Anonas pa. Sa may 3rd Street. So, hindi na tayo makakapunta. St. Paul QC pala yung saan ako nag-aaral. Okay, magpipicture taking lang kami. Alam nyo naman, being a turista, kailangan ma-picture lang bawat kanto. Behind this, nakikita nyo. Imagine nyo na lang, kasi hindi nga namin nakikita paano pa kayo. Truffle Gardens sa Pilipinas, Trapal. Pang ano lang natin sa tricycle yun sa kanila garden dito. So, ayan. Picture lang kami ulit. Mikey, kung paikot-ikot tayo, magulong-gulong tayo dyan. Sakto, may Pilipino. Hindi kami ng drinks. We are watching Beauty and the Beast kasi nag-enjoy kami kahapon sa Matilda. Chela's all the time. Mikey, syempre, ang beauty, ako ang beast. Beast wife. Si Mikey naman, beast in small talk. Excited na kami. Ayan na, narinig nyo. Excited na ako. Belle! Alam mo, Belle, lagi kita kasama sa tropang LOL. Ngayon, mapapanood kita rito. Grabe talaga. Touring lang pala dito ang Beauty and the Beast. Masaya talaga siya kasi may isa lang kaming kalaban. May epal dun sa likod namin na konting galaw lang namin, nagagalit na siya. Eh, malaki siyang tao, natakot ako para sa sarili ko. Hey you, if you're watching ah, you're the negative in this theater. But anyway, maganda siya. 5 minutes later. Ang usapan, wala nang kakain, naamoy namin. Sarap. Pero mas may gusto pa rin ako ibang hotdog. Binili na naman ako ng asawa ko ng coffee bago kami pumunta sa Borough Market. So, dito uli kami sa Covent Garden. Muntik na akong may mabili, pero buti na lang dumating na yung kape ko. Yes! Hindi ako nakabili. Proud ng asawa ko sa akin. Dito na kami sa Borough Market. Ang bango agad. Grabe, iba't ibang pagkain nandito dito sa Borough Market. Actually, hindi mo binibili dito yon sa Borough Market. Hinihira mo lang yan, kaya nga Borough. Okay. Hinahanap ko, shawarma, sagot gulaman, kwek-kwek! So, pag meron na kumakita rito, talaga bibili. Ay, baka huwag na bounce pala, mali. Baka kami tumatambay. Kasi Prince, thanks Prince! Huwag niyong hahawakan yun, kasi nga, donut touch. The Tower Bridge, ayun naman yung simple lang na London Bridge. Yun, normal na yun. Alam nyo ba, 7 years ago, may kasama ako dyan nagpicture. Ito, kalandian ko, si Papa P. That was 2015, and then a year after 2016, pinakilala niya sa akin ngayon ang aking asawa na kasama ko na ngayon, si Mikey. So, may reason pala kaya kami naglandian dito sa may Tower Bridge. Ito ngayon, kasama ko na ang asawa ko. So guys, kapit lang. Remember, the London Bridge is falling down. Tinan nyo, nahulog na. So, dito kami ngayon sa London Dungeon. Hindi kaya ni Prince. Tatakutan na kami uli. Ito, kunwari hindi siya takot. Corny daw, wala daw kwenta. Pero tignan nyo siya. Sobrang takot din na. Anomalia netizens, yung nabuko pala na hotel sa malayong lugar pa, hindi dito sa Salisbury na dapat. Kaya nagkaroon kami ng hotel hopping, naghanap-hanap kami, nagkaroon ng hula-hula. So ngayon nakapili na kami ng hotel pero for one night lang. Tapos bukas, ida-drop off na lang kami ulit dun talaga sa hotel. Kaya ko na ang booking ko.
Hindi talaga ako sanay sa mga booking. Ang magaling sa booking, ang sisili ko. Ito yung hotel na nabook namin. Alam niyo yung sa mga pelikula na dinatagpo ang patay, parang ganun yung itsura niya. Wala na kaming choice eh. Kasi, ano ng oras ngayon? 11 na. So, matutulog lang kami dito. And then, bukas, mabalik na kami sa hotel namin. It's a hard knock life. We're leaving the hotel. Andito kami sa Salisbury. Diba, ang sarap kumanta ng I don't care with a lonely hotel. Leo, Leo, Leo. Yan ang Salisbury. Small town siya na malapit sa Stonehenge. Hanap lang kami ng coffee. By the way, ang kasama namin ay si Jojo and si Rudy. Sila ang mag-iikot sa amin sa Stonehenge. Say hi to the vlog! Hi everyone! Sabi ko, huwag masyado kami paikutin. Baka mahilo kami. Natuwa na naman ang mga glucose sa katawan ko. Ito yung mga bahay daw nung gumawa ng Stonehenge. Ayan naman si malaking-malaking The Rock. Si Dwayne Johnson. Ito pala siya, akala ko face. Bahay na gumagawa. Neolithic era. Ano nyo? Parang Pilipino lang gumawa bahay kubo eh. Di ba parang bahay kubo? Di ba? Mag-rig ka. Ito na ang Stonehenge. Wow. Yan na ang mga pinagpatong-patong na bato. Pero kaya nakakagbilib yan kasi 2,500 BC. Ibig sabihin nun, andain nilang ginagawa, BC sila. Tapos, alam nyo kaya nagstay yan until now kasi wala palang earthquake dito sa London. Pero pag nasa Philippines, delikado yan. Wala yung pangkalso, wala silang glue gun dyan. Talagang ina-arc-arc lang nila yun para magsakto-sakto. Sa ibang angulo naman, medyo maliit lang siya pero kakaiba siya kasi nga, paano nila nagawa yan? So anong tingin mo, anong purpose nito? Mali mo, nagbahay-bahayan lang sila dyan, tapos biglang hindi na nila naayos. Kasi daw ang purpose niya hanggang ngayon, hindi pa rin alam. But marami siyang naging use, naging monumento, naging pampatay ng ibang mga tao, naging clock nila ng mga sumunod na ng mga generation. At syempre sa generation natin, naging tourist pa rin. Itong mga sheet na to, yan daw ay pag-aari ng mga farmers. Mababait yung mga sheet na yan, so they are called the holy sheep. Hello? Oo, mag-usap lang kami ni Mikey. Dito na kami sa loob ng bathhouse. Welcome to the Great Bath. Guys, hindi ako nag-aral sa ultra. Wala lang. Namamangha na uli kami. Ito pala ay spa na ginawa noong 76 AD. So halos 2,000 years ago na. Hindi, parang sauna nila. Tapos may gym, tapos may swimming pool. Bago pa mauna si Ace Water Spa, nauna na ang mga Roman. Ang gagaling ng mga utak nila. Magbato ka, dali. Wish mo na masayahin ka ng asawa mo. Mamaya. Piso, dala ko karuman lang ng bariya natin. Oo. Uy, kailangan ko ng piso. Bili ako ng gumball. Ang ganda, oh. Parang meron pa may mga nagtitrip na nagdadive pala dito. Finally, after 36 hours, nakita na namin yung talagang hotel na binuko. Malapit lang siya may saba. Take a bath. This is a room. Ganda, nice. Wow. Laking ganda niya kumpara dun sa nabook namin. So, iyan kami. We'll be staying here for tonight. 15. Do not disturb. It's better. It's better. It's nicer. Galing kaming massage. Nag-massage lang kami ni Mikey. And guess what? Favorite massage ko na yon. Chinese sila at gandang-ganda sila sa akin. Nakakatuwa naman talagang na-appreciate nilang beauty ko sa tagal ko dito. Sila lang ang pumuri-puri sa akin. Wala kasing magawa dito. Bukas na lang isang bilyaran, tsaka gym. Tsaka inuman. So, uwi na kami ni Mikes. Ligo na kami. Tutulog na kami. Pero before anything else, dala ko ang aking double boosting serum. Dala ko ang pinagalay ko.
para matanggal mga dark spots at mas mag-brighten ang skin everyday kahit saan. Good morning, everyone! Hindi ko na naman kayo naisasama. Lagi ko kayo nakakalimutan. Pasensya na, nagmamadali kami lagi. But anyway, kami ay paalis na dito sa hotel. Talagang wala akong ginawa dito kundi mag-impake at mag-unpack. Pack and pack. Talagang honeymoon nga to. Anyway, ngayon ay alis na kami dito sa Melksham. Papunta na kami sa Cotswold. Tapos dadaan kami sa Windsor. Tapos babalik na kami sa Singapore. Sa London. Babalik na kami sa London na aking kasama. So yan ang asawa ko. So, nag-check out na kami. Kumuha ko ng shaving cream. Ang ganda ng shaving cream nila ka. Nangingi ako. Ang ganda kasi ng shaver eh. Alam mo naman ang mga Pilipino, kailangan makuha lahat ng mga libre. Oh, eto na. May bahay pala dito na. Pang Harry Potter. Nag-film nga dito si Harry Potter. Wow! May maliit na chocolate store dito. Chocolate, chocolate. Siyempre, kailangan matry. Kabinet! Pabilito! Parang batero lang. So, ito yung Harry Potter side. Nagandang nila ng fountain dito. So, this is my Voldemort. I'm Harry Potter. Thank you! We are back in London for our final and last stop. This is our last hotel. Nandito ako sa Gordon Ramsay. Before, ang pangalan nito, Union Street Cafe. Kumain kami dito 7 years ago, 2015. Kasama ko si John Pratt. Sarap na sarap kami. So sabi ko, sana may kadate ako. Sana next time ko. Ngayon, may kadate na ako. Idadaling ko si Mikey. Aww. Sobrang excited akong matry ni Mikey. Naalala ko, ito isa sa pinakamasarap na meal namin nun. So sana masarap pa rin. Gordon, inaasahan kita. Ang dami ng order ko. Netizens, paano ko kakainin ngayon? Yan ngayon ang aking problema. Sinabi kasi kaagad namin na honeymoon kami. Well, actually, technically, honeymoon naman talaga kami. So, pagdating namin, aba, meron na kaming cake! Kasama kaya yan sa bill? Hindi. Kakainin niya. Nagmamadali na kami kasi as usual, na-late kami. Nagising. Oh! Uyap to. Meron kaming ticket ng changing of the guards ng 10:30 but I doubt it na umabot pa kami kasi it's 10:25 na. Although katabi lang namin yung Buckingham kaya lang mahaba yung mga pasikot-sikot kaya mga paa namin. Ten. Nyo, sobrang daming nanonood para dun sa changing of the guards. Kami nga may ticket pa, binayaran namin kaya lang nalit na halang. Naisip ko, sabihin ko sa mga taga-SM, pag mag-change of the guards sila sa SM Mega Mall, dapat may ticket na rin. Netizens, andyan pala kayo. Nakahanap na ako ng mga Briton kong kaibigan. Alika, pamit ko kayo. Eto, mga bago kong tropa. Puro ka naman dun! Nagsisikipan na ako. Tainik lang sila yung grabe ang tahimik dito. Tapos gusto kong pasabi sa kanila malapit na tayo umalis. Hema kabukera ang dakong ibarampa. Ayan na, tinuman na lang sa tanong Pinoy. May nakakita ang Pilipino. Nahuli na yung Hema kabukera. Huli ka. After 1.5 hours, nandito na po kami sa Blister. Magkaka-blister mga paa sa paglalakad. Wait, mamaya na tayo mag-usap. Later, bye. Pasok muna ako sa store. 1 hour later. Hi! Nagbabalik na ako. Nakakuha na tayo ng mga good deals, mga mare, grabe, mga sis. Ni-mind ko talaga nung narinig ko. May mga ba-freebies. Asawa ko, may nakuha ka ba?
Ako, nakuha mo lang ako. Kain lang kami dito. Dahil syempre nagutom ang mga neurons, mga brain cells, sa pagbabargain, sa pagtatawad in English. Kain. Wow! Nagutom lang ako. Nasaan tayo? Nothing really. Anong makikita dito? Nothing! By the way, I'm still using Toast of New York. Meron kaming last photo shoot na binook ko. Meet na namin yung photographer. 1 hour lang to and then wala na kaming gagawin. Mamayaan ng 8 p.m. huli ang schedule namin. So we will be Julia Roberts and Hugh Grant. Tay Tay and Lipa version for today because we are in Notting Hill. So we're walking towards the hill. Nothing. So this is the Portobello Road. Kung napanood niyo yung Notting Hill na movie, ito yung parang market. Every weekends daw, Sundays to Saturdays, close yan kasi talagang punong-puno ng mga bilihin. Pwede pumunta si Yorme dito, baka mapasara yung mga bilihin. Ayaw na yung Yorme na may mga ano sa bangketa. Before ni na Doctora Bello, nilibre kami ni Doctora Bello, so I think that's the best meal ever. Kasi libre. Doon kami nakaupo. There. So now, tatry ko with my husband. After 7 years, masarap pa rin. Doctora Bello, if you're watching, sana bayaran niyo to. Malaking pagkakamali na nagsuot ako ng ganito. Kaya nangihinig na po ako ngayon. Dib-dib-dib-dib pala. Sorry, huwag ka naman ganyan. Ngayon na nga lang ako nagpakita ng kapataga ng Pilipinas dito sa London ay talagang parang naparang pa. Tayo ngayon ay papasok ng Harrods. Lika, meet natin si Mang Harrod. I-research nyo, matagal na to. Panahon pa ni na kopong-kopo. Pinapagastos na niya ang mga taong bayan dito sa London. Parang mga 100 years na tong Harrods. Wow! May nakita kami, oh, si ate. Nahanap pala niya talaga kami kasi may mga pampasalubong siya sa amin. Oh, diba? Very Pinoy. Nagali pa siya. Ayun. Tuwa-tuwa, oh. Kasama na namin siya. Iuwi na namin siya. Actually, netizens, naiiyak ako dito kay Ate Ivy. Sa lahat ng mga Pilipino namin nakikita na inaabangan yung mga daan namin. Nakita lang doon niya sa IG story ko. So, binakasakali niya na pumunta doon. Kasi meron siyang binili para sa amin. Naiiyak ako kasi para isipin mo, yung length lang na pumunta siya doon, hindi niya sure kung makikita niya kami. Nagbabakasakali, alam mo yung ganong feeling. Thank you, Lord, na nami-meet ko ang daming mga netizens. Hindi niya asawa. Diba? Nakasampung steps na siya, tsaka lang niya na-realize na yung asawa niya. Pagod na, ikaw may kinumstabing sa mga Pilipino. Wala mo. Tagali pa. Masaya, no, nakikita ko sila. Aww. Sa ginawa kong training, pwede na akong lumaban. Kaya ko na yung legs ni Svidja de Vega. Sa tingnan yung saks ko, sumuko na. To our dinner, this is a 3 Michelin star. Hindi sa dinner pero ibisipin pag may Michelin, masarap talaga. So nag-formal ako. Wow! Pahamulin ako dito sa suot ko ganito. Pero, let's go! We are inside the Alain Dukas. Hindi ko pa mabasa. Nandito na ako, hindi ko pa rin mabasa. Magmula nung buko ko nakita ko, hindi ko alam paano basahin. Sisimula na kami kumain ng plato. So, magsisimula na kami. Guess what? Nagpalit na kami ng table kasi mas private to, tsaka mas may couch. Mas masarap pag may couch. Pwedeng matulog. Let's try. Gotcha.
Guys, hindi ko na kayo sasama sa buong dinner dahil nakita niyo naman nangyari, di ba? Talagang nagkakatsehan na talagang hindi maayos. Kaya kain na muna kami. Focus muna kami dito para sulit ang bayad. A few minutes later. Hiningi na namin yung menu kasi hindi namin naiintindihan yung mga binibigay sa amin. Nag-aaway pa kami. Ito ba yun? Nagbabasa kami. Ano kaya yung turbot? Tubulok lang namin. Lahat ang nilalapag dito, paspasang kain. Para kami nasa fast food. Kasi kami, pero so far, ang sarap lahat. Anyway, we have to sleep. Sad na ako, netizens. Last day na namin. Maya na yung flight namin. Isip ko na yung sarili ko dito. Isisimento ko na. Ayoko na umalis. Pag-ikot muna kami kasi mamaya pang gabi yung flight namin. Pero mamimiss ko itong taxi niya last. Tinan nyo, sobrang spacious. Pwede ka mag-ikot. Sayang, walang gato sa Pilipinas. Pausuhin natin. Yay! Finally, makakabili na siya, ha! At hindi ka pa sure. Yay! Sa last day na kabili. Mga kapamilya, finally nakabili po siya pero pinilit ko. So ganito yung nangyari. Nandun na kami sa cashier, binabawi pa niya. Sabi ko, Mikey, bili na natin. Ito na to, sabi ni Ma'am Lucy, tikman ko daw. Sabi niya, drink tea from Cafe Real for me. But sobra-sobra na ako sa tea ngayon. Ah, sorry. Tea pala. Netizens, nangangamoy mahal. Ano pala lahat ni Queen as Jubilee? Pilipino pa si ate, oh. Nag-order ako ng biyaya, o kaya pasensya. Pianista ka pa. Yan na. Simula na si Mikey. Kaso may sinabi silang mali na hindi nila tayo kilala. Free refill. So, tutodohin namin to. Here. Well, dandahan ko. Nangihing isang cheese biscuit. Ba't may corona doon? Inspired ba yung pinakain ng Miss Elizabeth? Round 2 na! Soon after. Sakit na chan mo. Sabi ni Mikey, parang hirap naman dito. Ba't yung iba natin kasama relax? Kami busok na busok kasi tinodo namin. Kailangan naming heavy meal. Ang sakit na chan namin. Kami lang yung na-impacho sa tiro. Pagkari na nga pick-up meal. Wow. Wow, nakakasad. Ito na. Meeting. Let's extend. Ay, nahiyak ako. Sobra kami nag-bonding ng asawa ko ngayon. Bye, hotel. Ngayon pa lang namimiss na kita, Mikey. Ganyan pala, no? Pag nag-honeymoon or nag-vacation kayo, para talaga nag-bond kayo ng sobra. What can you say? Namimiss mo na ako ngayon pa lang. Hindi naman tayo magkakaroon. Baka yung London ang namimiss ka. We'll miss you, London! Aww. Hey, magkatabi na uli! Hey! Miss you! Aww. We're back! In Qatar. Guys, na-delay ang flight namin. Paalis ng London. So, pagdating namin dito, naiwan kami ng connecting flight. So, meron kami isang buong araw. Talagang ang bait ni Lord, dinadagdagan niya ng araw ang pagsistay namin. At syempre, isa na namang Pilipino ang tumulong para mabook kami dito. So, sa lahat ng Pilipino, Kate Angela, thank you! Ay, hindi pa pala ako nagtutok. Sorry, medyo. May angot niya.